Andito pa din nga kami sa La Union and samahan nyo kami sa aming pagbi-beach. Hanggang ngayon nga kahit nandito na kami sa dagat, naghahanap pa rin kami ng kubo na pwede naming pag-istayan. I think mga 10 a.m. pa lang to. And habang nakatingin kami sa dagat, parang alam mo yun, gustong-gusto mo ng maligo. Pero wala pa din kaming makitang mga kubo na pwede namin makuha. Kaya sabi ko kay boss, diretso lang kami. Kasi parang doon sa may puno doon, sa medyo harap, may mga nakatambay. And dito nga sa right namin, may nakita na kami mga nakatambay doon sa ilalim ng puno. Kaya sabi ko baka meron pa doon sa harap. And dyan nga sa unahan pa, may nakita kaming nakatambay or parang pila ata yun ng mga tricycle. Kaya sabi ko doon na lang kami magtanong. And habang papunta kami doon, may nakita na naman kami dyan sa may right na parang may shed. Tapos may mga nakatambay na din. So sabi ko baka meron kaming pagtanungan dyan. Kaya yun. Magnolia, di pwede nga pag-stay at no, Ah, mabalik? Ah, sige na. Sige na. Bagay na ito. Bagay nyo naman ang parintana. Ah. Natitipagdamagan lang. Ah, dyan eh. Ah. Ah, pero awan to eh. Wah, pag... Hindi, kwarto. Haan? Uri ka nag-kwarto ito ya? Sugar, dati nag-kwarto niya natin. One. Ah, pagtala. One. Shake. Bagay nyo. Yate nga dati lugan yun. And yes, buti may available na shed yung sinuggest nung napagtanungan namin. And mura lang namin siya nakuha or mura lang yung offer niya sa amin. Kaya okay na din. Grabe, sa init ng panahon, parang gusto mo lumublob na lang dyan. Mga 10 a.m. pa lang to, pero grabe, sobrang init na. Lalo na yung ano, yung hangin nung galing dito. Sobrang init sa balat. May mga bato nga silang nilagay dito sa parang mga pagipagitan. Parang tuloy may kapitbahay kami. Parang ganun. Para din siguro hindi masyadong crowded dun sa isang lugar lang. Yung mga naliligo nga dyan is yung nandito sa kapitbahay namin na shed. And kami mag-prepare muna ng food for brunch. So habang kumakain nga kami, yung mga bata nauna ng maligo. Kasi ang init talaga tsaka nakaka-encourage yung dagat. As in kahit sobrang init.
And first time ko lang din palang makasama yung family ni boss sa ganitong swimming. And tapos na nga kaming kumain lahat. Kaya sabay-sabay na din kaming naligo. Ayan, kami naman wala na kaming kapitbahay na naliligo. Kasi umahon na sila. Kami naman. Hindi na kami nakakuha ng ibang videos. Time-lapse na lang ginawa namin kasi wala, enjoy lang kami sa swimming. And buti na lang din, walang masyadong naliligo dito sa napuntahan namin kasi para, alam mo yun, hindi masyadong crowded and ma-enjoy talaga namin yung pagdadagat. Saka yung gamit namin, kampante namin, kasi nakikita lang namin siya. As in, malapit lang yung shed dito sa may dulo ng tubig. And yun din yung problema natin, di ba, kapag nasa dagat or basta pagka nasa liguan, yung magbabantay ng mga gamit. Kaya buti na lang din na kita namin to. Dahil mga sunog na ay umahon na nga kami and ngayon ay pauwi na kami. Inabot lang kami ng 3 PM sa pagligo. Okay na yun, sulit naman na namin yun. And ngayon na ay iikot naman kami ng Agu dito pa din sa La Union. And daan kami naman ng Marcos Highway. Salamat nga dito sa budget meal na nahanap namin na liguan dito sa La Union and hopefully makabalik kami and ganun pa rin sana yung price.
madami nga kaming nakitang nakatambay sa gilid lang. Hindi ko alam kung taga dito lang ba yung mga yan or dumayo pa sila. So, ayun nga yung Holy Week Summer Getaway namin. And thank you ulit guys for watching. See you naman sa sunod namin na video sa Agu, La Union. Bye!